Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liyam kasaysayan na ipinadala ni Elena dito sa ating dulaan. Love and Memories. Masama ang loob ni Tito sa aking pag-abroad. Pero may pangako ako sa magulang ko at mga kapatid. Kahit nakiusap si Tito na huwag akong umalis, itinuloy ko pa rin. Pagkalipas ng ilang buwan, alam ko na nangungulit na si Tito na kagaya ko. Pero kailangan kong diisin ang kalungkutan para matupad ko ang aking pangarap para sa aking mga magulang. Hindi ko akalain na ganito pala ang pakiramdam pag lumayo ka sa mahal sa buhay. Ano kaya ang ginagawa ni Tito ngayon? Gaya ko na nangungulila rin sa kanya. Alam ko, masama ang kanyang loob. Pero wala akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang aking mga magulang at kapatid. Sana maunawaan niyang kalagayan ko na may pamilya ako na kailangan nila ang tulong ko. Hoy, Elena, huwag ka nang mag-isip ng kwan dyan. Huwag mo naisipin yung mahal mo dahil mahal na mahal ka noon. Sana hindi magbago si Tito sa akin. Ganon din ako. Sa kanya ko ilalaan ang aking pagmamahal at makapaghihintay siya hanggang ako ay makauwi sa Pilipinas pagkatapos ng 2 taong kontrata. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Tito, nandyan ka lang sa lamesa na umiinom. Kailangan kang mag-enjoy para makalimutan mo ang nobya mo. Mabuti pa, ay kalimutan mo na siya. At magsayo tayo. Tulad nito, oh. Elena, iyon ba yung lumakap sa akin? Tito, pinapahalata ko na may pagtingin ako sa'yo. Pero binabaliwala mo. Kaya ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Oh, Tito, nakahanda ako na ibigay ang sarili ko sa'yo. Gusto ko na lumigaya ka. Elena, mahal na mahal kita. Ha? Elena. Hindi ako si Elena. Ako ito. Si Mianto. Ay, bakit mo ako itinula? Teka, ang mabuti pa ay ihatid na kita sa bahay mo dahil marami ka nang nainom. Sige, kumapit ka sa akin. Elena. Elena. Nakakainis. Si Elena pa rin ang nasa isip. Alam ko na hindi na kayo magkakabalikan pa. Dahil ako ang dapat mong mahalin. Kaya gagawa ako ng paraan para maging akin ka. At ako ang iyong pakakasalan. Kumusta da kaya si Elena? Dako, mahigit na rin 1 taon niya sa abroad at may ipon na rin tayo. Ay, oo nga. Talagang mapagmahal na anak si Elena. Hindi niya kinakalimutan ang pangako sa atin na magiging maginhawa ang buhay natin, Marciana. Oo, Pinong.
at ang mga kapatid niya. Hindi na rin dahihirapan sa pagbabayad nila sa eskwelahan na mga bayarin nila. At isa pa, masasarap na ulam ang ating inuulam at kumpleto ang ipinapadalang bitamina para sa ating dalawa. At sabi niya, ingatan daw natin ang ating kalusugan. Tama ka, Pidong. Hindi rin tayo magtipid daw sa mga kailangan sa ating pamubuhay. Sabagay, tama lang naman ang ginagastos natin. Puro mga importante ang binibili natin. At may kagamitan na nabili natin para paglibangan dito sa bahay. Ay, teka, Pinong. Mas mabuti yata na ipaayos natin ang bahay para matuwa si Elena na hindi natin sinayang ang perang pinagpaguran niya sa pagtatrabaho sa abroad. Maganda yung naisipan mo. Sigurado na magugulat si Elena pag uwi niya kung makita niyang maayos ang bahay natin. Taba. O sige, ipaayos natin sa lalong madaling panahon habang nasa abroad pa si Elena at nagpapadala ng pera. Napagod ako sa pag-akay kay Tito. At nakarating din ako dito sa kwarto niya. Teka, kukuha ako ng panghilamos ko para may mas masansya dahil sa dami ng alak na nainom niya. Huwag akong iiwan. Mahal na mahal kita. Ikaw lang, babae, sa buhay ko. Makakainis. Hindi niya makalimutan ang babae na nag-iwan sa kanya. Kaya gagawin ko ito para mahulog siya sa aking mga kamay. Elena. Kailangan na maakit siya sa akin. At tingnan ko kung makakaiwas ka pa pag may nangyari na sa akin. Bakit mo ko iniwan? Bakit? Niyakap niya ako. Elena. Tito? Mahal kita, Elena. Tito. 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 Sino kayang nag-uwi sa akin dito sa bahay? Ha? May katabi ako. Sino? Tito, nagising ka na pala. Alam mo bang may nangyari sa atin kagabi? Kaya panagutan mo ang ginawa mo sa akin. Ano? Hindi ko alam. Dahil lasing ako. Tsaka, hindi ka ang mahal ko. Pero pinilit mo ako. Para pagbigyan ka. Dahil lasing din ako, kaya hindi ko na alam ang nangyari. Alam mo naman na mag-inamir kami ni Elena. Pag-uwi niya, magkakasal na kaming dalawa. Naku, hindi pwede ang dahilan mo, Tito. May nangyari na sa atin. Kaya dapat lang napakasalan mo ako. Kung hindi, kakasuhan kita ng panggagahasa. Ha? Paano na si Elena? Huwag ka nang mag-alala sa kanya. May nobyo na yun sa abroad. Kaya sa lalong madaling panahon, ay pakasalan mo ako. Ito pala ang sarap ng maginhawang buhay.
walang problema at nakakain mo lahat. Ay, oo nga, Pidong. Kahit yung mga anak natin, nakapag-aral sa kolehiyo. Yung bunso na lang ang hindi pa. Pero sa susunod na taon ay magkokolehiyo na rin. Ang bilis lumipas ng panahon, ano? Parang di pa nagtatagal ang pag-abroad ni Elena. Eh ngayon, isa na lang ang mag-aaral sa kolehiyo. Eh, sana isipin na niya ang para sa sarili niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Pidong? Eh, siyempre, kailangan din niya ang magmamahal sa kanya at ang magiging kasama niya habang buhay. Ado, gusto mong mag-asawa na si Elena? Ay, paano? Pag di natin kasundo, di hindi na natin pakinabangan ang pera ni Elena. Ay, hindi ako papayag na ibang tao ang makikinabang ng walang hirap sa kinita ni Elena. Eh, huwag kang mag-isip ng ganyan, Marciana. Eh, kailangan din ng anak natin ang makakatuwang sa buhay. Eh, anong malay mo? Baka may nobya na siya doon sa abroad. Bahala na dyan si Elena. Huwag mong pakialaban. Hayaan mo lang na walang nobyo para sa atin ipadala ang pera niya. At hindi ang papayag na mag-asawa si Elena. Hindi pa! I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Tito, ganyan ka na lang lagi. Basta umuwi ka, ay lasing ka. Sana, magtino ka naman at nang magkaroon na tayo ng anak. Huwag mo kong pagbawalan sa gusto kong gawin, ha? Dahil, hindi ako masaya na ikaw ang kasama ko. Ikaw ang gumawa ng paraan, eh. Eh tayo, nakasala dalawa. Ano ba gusto mo? Ha? Hindi kita kailangan matututunan mahalin kahit kailan. Sana. Kalimutan mo na si Elena dahil mag-asawa na tayo. Huwag kang mangarap na mahay bibigay ko yan sa'yo. Basta, hindi kayo nagugutom. Sana makukuntento ka na lang. Tito, kailangan ko ang iyong pagmamahal. Kailan mo ba may papadama sa akin ang pagmamahal mo? Kailan ba? Tinatanong mo ba? Ang kulit mo talaga. Ha? Alam mong isa lang babae na andito sa puso ko. Si Elena yun. Ha? Siya lang! Pupunta muna ako sa bayan. Baka sakali na may resulta na yung ina-applyan kong trabaho. Sige, anak. Para naman makatulog ka sa ate Elena mo. At di naman siya mahirapan pa. Ito nga pala. Nasaan po ba sila? Gumala na naman ba doon sa kumpare niya? Ay, oo naman. Siyempre, naiinip dito sa bahay. Dahil walang ginagawa. Kaya paminsan-minsan ay pumupunta sa mga kumpare niya para makipagkwentuhan. Ganun ba, inay? Sana naman, hindi magbisyo ng alak para di sila magkasakit. Ay, oo naman. Dahil pinagsabihan ng ate mo nung minsan na ospital siya nung nakipag-inuban, kaya hindi na rin uulitin yon dahil magagalit sa kanya ang ate mo. Thank you.
Naku, Pinong, sa wakas ay mag-graduate na rin ang bunso natin, si Perle, sa high school. Kaya magkukolehyo na rin. Ay, oo nga, Marciana. Isa na lang ang problema ni Elena na pag-aaralin. Sa bagay, tapos na si Bonnie at naghanap na rin ang trabaho para matulungan din ang ate niya para sa ating pamubuhay. Eh, kaya lang, pag dito naghanap si Bonnie ng trabaho, eh, maliit lang pasahod. Hindi kaya sa abroad. Eh, dapat ihanap na lang ni Elena si Bonnie doon sa abroad ng trabaho niya para madali silang makapag-ipon. Saka sila uuwi dito para magnegosyo na. Ay, alam mo ba, nasasabik na rin ako kay Elena. Pero kailangan na magtiis. Dahil para sa kapakanan natin ang iniisip niya. Ay, oo nga, Marciana. Nagsasakripisyo siya para sa ating pamilya. Kaya maswerte tayo dahil mahal niya tayo. At hindi na iniisip ang sariling kaligayahan. Eh, pero sana makahabol pa siya sa huling biyahe. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan yan. Ipaliwadang mo, Pinong. Ang ibig kong sabihin, kailangan nang makahanap na siya ng lalaking magbabahal sa kanya. Yung magiging asawa habang hindi palagpas sa kalendaryo ang kanyang edad. Kanyang kalagayan. Kung may asawa o wala pa, ano kayang mabuti kong gawin para makausap ko siya, para malaman ko kung may tampo pa siya hanggang ngayon sa akin. Sa bagay, tumatawag si itay dito. Siya na lang ang pagsabihan ko kung ano na ang nangyari kay tito. Pero hindi ko maaaring sabihin na nobyo ko siya. Hintayin ko na lamang ang tamang panahon para malaman nila ang tungkol sa amin ni Tito. Sana naghihintay pa rin sa aking pagbabalik si Tito. Sana. Oh, Bonnie, ikaw pala. Saan ka ba pupunta? Sa bayan, kuya. Di ba, ano, magkaklase kayo ni ate? Eh, saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa isang kumpanya ng alak. Ikaw, may trabaho ka na ba? Wala pa, kuya. Naghahanap pa lang. Kaya lang sabi ni ate, baka ihanap na lang niya ako dun sa abroad para may kasama siya. Kumusta naman ang ate mo? May nobin masino sa abroad? Wala pa, kuya. Eh, parang nakalimutan na yata ang magmahal. Hindi ba, ano? Hindi ba kayo nagkakausap? Kahit sa video call man lang? Hindi. Dahil hindi ko alam kung saan ko siya tatawagan eh. Ang mabuti pa, ibigay mo sa akin ang number niya. At ako na lang yung tatawag sa kanya. Sige po, kuya. Para hindi naman ma-homesick ang ate ko. At para naman may makausap siya. Teka kuya. Akala ko noon ay may relasyon kayo. Ikaw kuya, may asawa ka na ba? Oo eh. Tsaka, best friend ko lang ang ate mo ngayon. Dahil ako, ang kasundo niya sa mga kaklase namin noon. Tsaka, malapit ang bahay namin sa inyo. Ganun ba? O sige kuya, baka matarasado ka pa sa trabaho mo. May pupunta lang ako dito sa bayan.
kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Sana walang ibig sabihin ito. Sana tumawag sa akin si Itay para matulungan niya ako sa gusto kong malaman tungkol kay Tito. Ah, ha? Tamang-tama. May tumatawag si cellphone ko. Sino kaya to? Ah, ha? Si Bonnie? Ano kayang kailangan niya? Ang mabuti pa. Sasagutin ko. Hello, Bonnie. Oh, kumusta na sina Inay at Itay? May problema ba? Ano? May importante kang sasabihin? Tungkol saan ba yan? Ano? Si Tito? Nagkita kayong dalawa? Ano? Tinanong ba ako? Talaga? Teka, anong tinanong niya? Ano? Kung may asawa na ako? Ha? May asawa na siya? Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Ano kaya ang gagawin ni Elena sa kanyang natuklasan? Mga kaibigan, huwag ninyong galigtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-apat na yugto ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Elena dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.